Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Biyernes sa 13th linggo sa karaniwang panahon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito kayong sumisikil sa nangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan, at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares ng sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha, pati tulyapis ng trigo ay pagbibili namin sa mataas na halaga.
Sa araw na yaon, lulubog sa katanghalian ng araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang inyong kapistahay gagawin kong araw ng pamighati at ang masayang awitin ninyo'y magiging pananghisan. Pipilitin ko kayong magtalokbong ng magaspang na sako at mapipilitan kayong magahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na yaoy magiging mapait hanggang sa huling sandali. Darating din ang araw nang paiiralin ko sa lupain ang taggutom. Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit di sa tubig. Ang kakauhawan nila'y ang aking mga salita. Akong Panginoon na nagsasabi nito, mula sa hilaga papuntang timog at mula sa silangan pakanluran. Hahanapin nila ang salita ng Panginoon, subalit di nila masusumpungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang puso ko'y nasasabi at ang laging hinahangad. Ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabalin. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Halos sumihingal ako dahilan sa kasabikan na matamoy ang aking minimiting kautusan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Magsitayo po ang lahat. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kaniya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at sinabi at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito.
Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Ano pong dahilan ng inyong pagsimba ngayon? Sa isang diretsyang tanong ay, bakit kayo naririto? Minsan po ay isa yan sa mga nakakaligtaan natin. Sumisimba tayo, nagdadasal tayo, pero minsan hindi natin alam kung anong dahilan. Magkakaiba, ang iba ay gustong magpasalamat, ang iba ay may hinihingi, may hinihiling na kagalingan, humihiling ng trabaho, maraming pagkakataon at maraming dahilan. Pero maganda pong tanungin sa ating sarili, bakit ako sumisimba? Bakit ako nagdadasal? Dahil ba may hinihingi lamang? Dahil ba gusto lamang magpasalamat sa biyaya? Kapag po hindi malinaw sa atin kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito, malayo pa tayo sa tamang pagsunod kay Kristo at mas malapit tayo sa gawain ng mga Pariseo. Napasingganin niya ang mga Pariseo. Sa buong buhay ni Kristo, ang mga iskrib at mga Pariseo, sila yung mga nag-aabang ng pagkakamali ni Kristo. May ganyan din sa inyong mga buhay. Minsan hindi nyo lang pinapansin. Pero maraming tao na para bagang nilikha sila para bantayan ka kung anong iyong gagawing mali. Kapag tayo'y nakabantay lamang sa gagawin ng kapwa, lalo sa mga maling gagawin nila, hindi humalayong tayo'y mga katulad ng mga Pariseo. Sino po ba ang mga Pariseo? Sila yung iba ang ginagawa kaysa sa laman ng kanilang isip, kaysa sa laman ng kanilang puso. Sila yung nag-iisip na mas magaling ako kaysa sa iba. Kaya ko itinatanong sa inyo, bakit kayo naririto? Kasi po, kung naririto tayo para ipagmalaki na tayo nakakasimba at ang iba'y hindi, para paniwalain ang ating sariling mas mabait tayo kaysa sa mga taong hindi nagdadasal, ay di tamang tama. Tayo yung mga makabagong Pariseo. Baka ho iniisip ninyong ako'y mas magaling kaysa sa inyo kasi ako'y pari. Kapag iniisip natin na mas mabuti tayo, mas nakakaangat tayo, mas magagaling tayo sa mga kapitbahay nating hindi sumisimba, nawawalan po ng saysay ang ating ginagawang ito. Kaya magandang laging tanungin, bakit ba ako talaga sumisimba? Ano ba talagang dahilan ng aking pagdadasal? Bakit ba ako pumupunta sa mga simbahan? Marami sa inyo galing pa sa malalayong lugar. Bakit kayo naririto? Maganda pong tanungin iyon at sagutin sa ating sarili. Sapagkat kapag hindi natin nasasagot iyon, nasasayang ang mga pagkakataong ginagawa natin ito upang mas mapalapit tayo kay Kristo. Ang dahilan po ng lahat ng gawaing ito, iisa. Ang tunay na dahilan ng inyong paghiling, ang tunay na dahilan ng ating pagpapasalamat, ang tunay na dahilan ng ating pagpunta sa mga simbahan at pagdadasal, dahil mahal natin si Kristo.
Wala na pong ibang dahilan. Ito'y tugon natin sa malaking pag-ibig ng Diyos sa atin. Na tulad ni Mateo yung sinasabi sa mabuting balita, bagamat makasalanan, patuloy na tinatawag at kinalulugdan ng Diyos. Ito'y tugon natin sa Diyos na laging tumataya para sa atin. Ito'y tugon natin sa pagmamahal ng Diyos na laging tumatanggap sa atin. Yun po ang dahilan kung bakit kayo sumisimba. Yun ang mas malalim na dahilan kung bakit tayo nagdadasal. Dahil gusto nating ibalik sa Diyos ang pagmamahal na lagi niyang ibinibigay sa atin sa kabila ng ating kahinaan at sa kabila ng ating pagkukulang. Mga minamahal, sa banal na misang ito, kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong laging tumutugon sa iyong pagmamahal. Yun laging nagbabalik ng pagmamahal na tinanggap ko sa iyo upang sa aking pang-araw-araw na buhay, maibahagi ko itong pagmamahal nito sa aking kapwa. Ang tunay na dahilan ng aking pagsimba, ang tunay na dahilan ng aking pagdarasal. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagindap at gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya, kaysa ng mga anghela nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa. Nagkadakilan mo, O sana, O sana, sa kalitasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng
kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Mapasamin ang kariyan mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa,
kami ngayon ang aming kapan sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana kakasala sa amin at huwag mo kami ipahitulog sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, di manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kaluwa at katawa.
masamang lumika ng lahat. Ikaw ang aming pag-asa at liwanag. Sambahin ka, Diyos Ama. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang lambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Arsdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay
at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye tulong sa ating documentation program upang maisaayos ang mga details ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking bagay sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ika-apat, ngayong August 31, tayo po'y magkakaroon ng kumpilang pamparokya sa mga kabataang nasa edad 12 taon pataas o kahit sa mga edad nang wala pang kumpil na nagnanais magpakumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang August 8 lamang. Narito po sa atin, sila po'y nasa bandang kanan ng ating Divine Mercy Sanctuary, ang Malasakit Bazaar ng ating Lipa Archdiocesan Social Action Commission, ang nangangasiwa sa apostoladong gawain ng Archdiocese ng Lipa. Sila po'y nagbebenta ng mga gamit na maaari pa ninyong gamitin at ang mga papagpagbentahan ay atin pong itutulong sa mga nangangailangan nating kababayan dito sa Archdiocese at sa mga nangangailangan sa ibang Archdioceses. Nais din po nilang, okay, sila po'y tumatanggap din ng mga gamit na maaring hindi nyo na kailangan pero maaari pang kailanganin ng iba. Maaari nyo pong i-donate ito sa kanila upang mapakinabangan ng ibang taong higit na nangangailangan sa atin. Nakatulong ka na, magkakaroon ka pa. Atin po silang suportahan. Sila po ay naririto hanggang Lunes sa susunod na linggo. At bukas po, unang Sabado ng buwan, tayo may pagpaparangal sa Mahal na Birhen. May prosesyon sa 5 ng umaga. Sa mga nagnanais sumama, kayo po'y inaasahan naming magdadala ng kandila na may pansalo. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Kayo po'y muling magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumas sa iyo. Bukod niya ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipinalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung nauna ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, laging magmahal kay Kristo sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Puso ko'y napupuri sa Panginoon. Magagalak ang aking espiritu sa kung tagapagpala.